everyone. This is Geisel Ortega. Welcome back to my YouTube channel. Pageant lovers, pageant fans, kamusta po kayo? Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon. Ano mang oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming salamat po sa panonood ninyo. Ayan guys, magbibigay ako ng top 16 dito sa Miss Universe Philippines introduction video kung sino nga ba ang sumunod sa rules. Kung sino nga ba ang pinakamabonggang-bonggang introduction video. Hindi yung pinakamagandang editing ha. Ang pinakamagandang editing mukhang walang nakapasok. Kasi hindi sila sumunod sa protocol na introduction video. Ewan ko sa kanila, hindi ba sila nakikinig? Tapos nag-promote pa sila ng kanilang city? Hindi ba pagpapakilala yung sarili at pag-promote sa sarili kung ano magginagawa? At saka, ano yung other side niyo bilang beauty queen? Pero anong ginawa ninyo? Nagpakita kayo ng mga city ninyo kung ano-ano pinagsasabi nyo. Kaya, mukhang medyo na-disappoint lang ako sa napanood ko. Kasi mas inuna nilang i-promote ang kanilang city kaysa kanilang sarili. Dahil wala pang 10 ang nakasunod sa rules, pero kumuha pa rin ako ng top 16 sa mga nagustuhan ko. Pero umasa kayo na nag-promote ng kanilang city at naglabas kayo ng kung ano-anong editing skills ninyo na wala namang kinalaman doon sa usapan ng introduction video, naglabas pa rin ako ng aking top 16. Kaya watch out guys. Pasensya na guys kung yung mga paborito ninyo ay hindi ko na isali kasi gumawa sila ng tourism video, hindi introduction video. Kaya pasensyahan na tayo kasi introduction video challenge ang usapan. So, walang kinalaman ang tourism, walang kinalaman ang mga anyong tubig, anyong lupa at mga pinagpropromote ninyo sa city ninyo. Kaya, ito ang aking number 16. My number 16 is Miss Pauline Amelenx ng Bohol. Although, nagpakita siya dito ng mga magagandang tanawin about sa Bohol at Under the Sea, pero pinakilala niya ang other side dito ni Miss Pauline Amelenx. Yung other side, Pauline Amelenx, kung ano, diver na nakakatagal pala siya ng 4 minutes underwater. Pero, saludo ako. Pero, hindi pa rin sumunod sa, sa usapan. Kaya, parang tourism video kasi pinakita kong ano-ano. Pero at least number 16, pumasok siya. My number 15 is Miss Angelica Lopez ng Palawan. This time, pinakilala niya ang kanyang sarili at sa kaibang kung ano-ano ang kanyang advocacy. Pero nagpakita pa rin siya ng mga editing skills at nagpakita siya ng Palawan. Pero it's okay. Hindi naman niya pinromote ang Palawan na verbally. Although pinakita niya sa video niya yung Palawan, pero pinromote naman niya yung kanyang sarili at nakilala na natin siya ngayon. Kaya my number 15, Angelica Lopez ng Palawan. My number 14 is Miss Isabel Braza ng Las Piñas City. First time siya pumasok sa aking list kasi maganda ang kanyang introduction video. I love my mother also. At saka relate ako sa pagmamahal niya sa kanyang nanay. Kaya pinasok ko siya dito sa aking number 14, Miss Isabel Barasa. My number 13 on my list is Miss Shaira Diaz ng San Pablo, Laguna. Napakaganda nito, no? Nakamesmerize talaga yung kanyang kagandahan. Nakilala din natin ang kanyang other side, kaya go ako. Bonggang-bonggang editing nga lang talaga. Pero sana umupo na lang sa isang mesa at pinakilala at kwento tungkol sa kanya. Ayoko na kasi ng mga kung ano-anong nakikita ko sa pag-introduce sa sarili mo. Kaya nilagay ko siya dito sa number 13, Miss Shaira Diaz. My number 12 is Miss Nika Bernardo ng Bulacan Province. Ganda nito talaga. Talagang up, pataas ng pataas ang kanyang ranking sa akin. Lumalaban din sa ganda. Kaya siya ang aking number 12. Wala ako masyadong ikwento sa kanya. Sa kanyang introduction video, pero okay siya sa akin kaysa sa iba. My number 11 on my list is Miss Grisel Destora ng Quezon Province. Grabe, maganda talaga siya. Lalo na sa pagpapakilala niya yung sarili niya. Pero still, parehas lang naman silang ginawa. Ang dami nilang editing kung ano-anong pinapalabas nila. Kaya nilagay ko siya sa aking number 11. My number 10 on my list is Miss Vanessa Caro ng Iloilo Province.
Guys, okay naman sana yung ano niya, introduction video. Ang kaya lang, parang gigil na gigil siya sa pagpapakilala na eto ako ganito. Tapos, pinapakita niya yung ano, yung galing niya sa pagsasalita. Hindi niya napapansin na na-overdo na siya. Parang, pak na pak, parang gigil na gigil talaga siya. Pero, nag-intindihan ko naman yung side na gusto niyang makuha ang corona. Pero, kalma lang. Kasi, maganda ka naman eh. Kalma lang, may laban ka naman eh. Kaya nilagay ko siya sa aking number 10, Miss Vanessa Caro. My number 9 on my list is Miss Zorothy Himilian. Ayos lang. Hindi remarkable yung pagpapakilala niya, yung introduction niya. Kaya wala akong naisip. Although napanood ko siya mga 3 beses, pero hindi remarkable yung sinabi niya. Kaya, pero sumunod naman siya sa protocol. May mga ibang editing kung ano anong nilagay niya doon. Pero it's okay lang naman. Kaya siya ang aking number 9, Miss Dorothy Himilian. My number 8 on my list is Miss Katrina Ligado ng Taguig City. This time, sumunod si Katrina sa usapan. nagpakilala niya ang kanyang sarili. Pero hindi siya bongga as kagaya ng mga sa higher ranking sa kanya ngayon. Pero still, at least, di ba? Sumunod sa usapan. Na introduction video lang talaga. Wala nang ibang palabok. My number 7 on my list is Miss Chantal Smith ng Cebu City. Yes, isa din siya sa mga sumunod sa usapan na introduction video ang gagawin. Mas higher placer lang talaga yung iba at bonggang-bongga yung iba. Although, ang ganda ng kanyang pa-background, talagang beautiful Chantal Smith ng Cebu City. My number 6 on my list is Miss Jenny Orsena. Ganun pala yung name niya. Diyos ko, kung Gian pa ako ng Gian. So, number 6 siya sa akin kasi isa siya sa mga sumunod sa usapan. Anya lang, styling girl. Palitan nyo na kasi simula nung pinalabas yung headshot, ganun at ganun pa din. Walang pagbabago, straight hair at saka, basta walang pagbabago yung buhok. Iba naman para bonggang-bongga, para may pasabog, para maiba naman yung tingin namin sa iyo, para may something new. Apakaganda po pa naman sana. Isa siya sa pinakamaganda dito sa Miss Universe Philippines. Miss Jenny Orsena ng Davao del Norte. My number 5 on my list is Miss Celeste Cortese ng Pasay City. At least, si Celeste nakikinig, di ba? Introduction video, kaya pinakilala niya yung sarili niya. Tapos, sinabi niya kung ano yung mga hobby niya. Ciao! Bongga! Number 5 on my list, Miss Celeste Cortese. My number 4 on my list is Miss Pangasinan, Ivy Law Bourbon. Isa siya sa sumunod sa instruction, nakinig ng mabuti kung ano ba talaga ang introduction. At saka ang ganda ng pagpakilala niya ng kanyang sarili, pati yung pangalan niya, in-explain niya kung bakit I Blue na galing sa salitang I love you. I love this girl now. Kaya yung mga front runners, luhaan kayo ngayon, dyan kayo sa baba. My number 3 on my list is Miss Isabel Luce ng Mandawi City. Very bubbly pag magpakilala. Talagang mamesmerize ka sa kanyang ganda. Talagang iba yung appeal ni Miss Isabel. Grabe, nagpakilala siya sa atin at nakita ka natin ang kanyang other side. Kaya ang bongga, sana tuloy-tuloy lang. Hindi natatakot yung iba kasi nga 5'3 ka lang daw, pero hindi ako naniniwala at kaya-kaya mong talunin yung mga matatangkad nito kasi hindi sumusunod sa instruction. My number 2 on my list is Miss Jonna Ellie Sweet from Aklan. Alam nyo na guys, yun ang tamang introduction sa totoo lang. Yung ginawa ni Miss Aklan, tumayo lang siya, nagpakilala ang sarili niya, ipinakilala niya sa atin kung saan siya galing, pero hindi siya nagpromote ng places, kung ano-ano pang mga editing skills, hindi siya nagpakita ng iba kundi sarili lang niya at mukha lang niya. Ganun po dapat ang introduction kung sino yung pinapakita niyo, wala namang kinalaman sa sarili niyo. My number 1 on my list is Miss Annabel McDonnell ng Miss Samis Oriental. Perfection! Ganyan ang totoong introduction. Sana mapanood ng ibang contestant, mapanood ng team ng mga contestant kung ano ang tamang introduction. Perfect, Miss Annabel McDonnell ng Miss Samis Oriental.
Ayan guys, nakilala na natin ang akin lang to ha, top 16. Ewan ko sa inyo kung sino yung bonggang bongga. Alam ko naman napipiliin nyo yung mga manok nyo kahit hindi sumunod sa usapan. Ganon kayo eh. Hindi naman ah. Sa akin lang po ito, top 16 ko. Kasi for me, ang introduction ay ipagpapakilala sa sarili. At ikaw lang, wala ka ng ibang ipapakitang lugar, wala ka ng ibang ipapakitang kung sino-sino. Ikaw lang, introduction ng sarili mo to eh. So, wala ka nang ipinapakitang tourism at kung ano-ano pa. Hindi ko alam kung sino may mali. Yung team ba? Mali ba yung pagkakaintindi? O yung contestant mismo? Kung bakit sumunod doon sa kanyang team? Sana yung Miss Universe Philippines makita na yung nagbigay ng totoong introduction, yung totoong ipatalo nila. Hindi dahil maganda yung video, maganda yung editing, maganda yung pinakita, HD ang quality ng video kaya nang number one. So hopefully hindi ganon ang mangyari dito sa Miss Universe Philippines Introduction Video Challenge. Sana yung manalo yung deserving talaga at gumawa mismo ng introduction, hindi ng tourism video. Ayan guys, natapos ang aking top 16 dito sa may pinakamagandang introduction video challenge nila sa Miss Universe Philippines. Bukas abangan nyo ako, maglalabas ako ng aking final prediction dito sa Miss World Beauty Pageant. Sino nga ba ang gusto ko manalong Miss World? Sino nga ba ang kakakalaban kay Tracy? Ano nga bang spot si Tracy sa akin? Abangan nyo pa bukas yan guys. Maraming salamat. This has been Gazelle Ortega. At abangan ninyo ako bukas. Maraming salamat guys. Bye bye!